Papasabugin daw na itong mga loko-lokong ito, itong cathedral, dahil daw meron daw heartbeat dito. Kung hindi daw ilalabas si Pastor Apolo Kibuloy in 2 hours, pasasabugin na daw nila ito. Mantaki mo, daming tao rito ha, pero magpapasabog sila. Isa pa, nag-request na yung mga local media na pumasok sila dito para ma-witness nila itong mga nangyayari dito, dahil itong mga media na to, bias itong mga to. Pero binigyan natin ng chances, binigyan natin ng pagkakataon para i-redeem nila yung kanilang mga sarili. So eto sila, pakita natin, may press con tayo dito, kasama etong mga media. Yan, for the first time, nakapasok sila dito. These are local local media dito sa Davao. Yes sir, hello. Mga local media from Davao, ayan sila. So for the first time ay sila po ay may experience yung ano, yung pagpunta rito. Oy, etong pinakamalupit na media oh. Medyas. Medyas. Ito yung heartbeat. Ang dami yung heartbeat oh. Ito. Tingnan lang. Si Tapon. Ayan, napakadami daw. Dami, dalawa. Uy, ayun. Anim daw eh. Kaya gusto na pa sa bukid. Ayan. Wait lang. Baka ano yan, baka daga. Ayan oh, ang dami. Up to 8 meters yan. Tumatakbo daw, tumatakbo. Yun, anim. Kaya gusto na pa sa bukid. Pakita mo na. Ayun ha, so nakita nyo. Yung heartbeat daw, nakita nyo ha? Ito daw po yung heartbeat nila. Ayun yung heartbeat nila, sige. So nandito na ngayon yung mga mainstream media. For the first time nakita ng mainstream media, itsura dito sa loob. At sila ang makakatunay kung wala ba talagang mga baril itong mga to. Ayan. Ayan, so nakita nila kung gaano karami yung pulis na nandito sa loob. At least, hindi ba? Medyo actually, itong mga media natin dito locally, yung mga local media, offended na sila dahil nga lagi natin sinasabi na bias sila. Tama naman daw yung ibinabalita nila, kaya lang tinitwist pagdating daw ng mga, pag napunta na daw sa national, sa headquarters nila. For example, si ABS-CBN, yung ABS-CBN o yung GMA dito, magbabalita sila ng tama. Pagdating doon sa Maynila, sa head office nila, binabago, tinitwist daw yung mga balita nila. Kaya nasasaktan din daw sila every time daw na tinatawag natin sila ng mga bias media. O, kasi hindi naman daw sila bias. It's just that yung mga amo nila, mga kupal din. O, so eto, ayan, rest con tayo. So para din at least ma-witness ng ating mga media kung paano pasabugin yung katedral natin. Di ba? So it's also a good thing na nandito sila, at least makita nila yung totoong nangyayari dito sa loob. Kasi for the longest time, itong loob ng KOJC has been secluded. Has been secluded to the outside world. And ayun nga, hindi nga sila nagpapapasok dito ng mainstream media dahil medyo laging twisted yung mga balita na nakakarating or lumalabas sa mga news network or channels nila. So this time, we'll give them a chance to at least take a glimpse of what's inside and maano din, ma-assess nila how things are dito sa loob and makita nila yung mga attitude ng mga kapulisan dito. Actually, bago na itong mga pulis dito, karamihan dito, Tagalog na. O, hindi na sila yung mga dating, mga naunang mga nandito dito. Kaya kung mapapansin mo, wala na halos baril yung iba. Wala na yung mga naka-fatigue. Ano na yan? Ayun na, naka-ano na yung mga baril na nakalagay na sa isang lugar. Hindi, sabi ko nga madami, hindi ka tulad nung, pero hindi ka tulad nung una na talagang halos lahat dito ng baril na yan. Ay, meron. Nga sabi daw, taka na ibuburahin yung mga body cam.
Oo, oh, yun nga. Yung isang may nag-email daw kay SAS na police na nandito sa loob na pinapupunta daw sila ng kampo at pinabubura yung mga footages ng bodycam nila dahil sabi nga ni BBM, gusto nilang panindigan yung sinabi ni BBM na walang baril yung mga nandirito. Which is false. Ang dami na natin pinakita ang mga videos, images. And until now, nakaipon pa rin yung baril nila doon sa sulok. Si Fajardo, in-interview ni Tul, eh, sinungaling yun, si Fajardo. Di ba, huwag kayo mag-alala, sa impyerno mapupunta yun. Kaya tinutubuan ng bigote kahit babae. Yeah. Kamusta naman? So sa dalawang sa loob ng dalawang oras ay papasabugin na yung katedral. Tarantado rin talaga ito mga polis na ito. Wala na ginawang matirang mga hayop. So at least nandito na yung ating mga local media, mga media dito sa Davao na maghahatid ng balita. Natin alam if they're gonna twist it again, pero as far as local media is concerned, nagbabalita naman sila ng tama. Kaya lang, pagdating talaga sa kanilang mga head offices, binabago ng kanilang mga editors yung ibinabalita. Dito ang Bombo Radio, nandito ang TV5, Net25, nandito din ang PTV, dito ang UNTV. Ayan, so hindi ko alam kung mayroong kapuso dito. Ayan. Siyempre, SMNI. Ayan, balitang A to Z. Ayan. They're now offend na nga daw sila every time that we are calling them bias media. No, kaya nag-request sila na pumasok para makamami. Kasi tayo lang mga vloggers ang nakakuha ng mga information. Tayo mga vloggers lang ang nakakuha ng mga first-hand information, action. Kuha ng mga exclusive videos. Eh, hindi naman daw sila makakuha ng video sa atin kasi kailangan pang mag-courtesy. So gusto nila na makakuha sila ng information and videos, footages na exclusive sa kanila. So bahala na sila. Bahala na sila kung anong gagawin nila sa mga information na makukuha nila dito. But then again, yan yung sinasabi ko sa inyo. Mabuti na lang talaga na nandito tayo sa loob kasi we are in the epicenter of the action. Nandito action, nandito delikado, makita mo naman, pasasabugin pa nila yung katedral, di ba? So, ganyan kaloko-loko itong mga panon na ito, mga polis na ito. Ngayon na lang dinapahayang mag-isa ito, sino ang sinungaling? Marami po kami video. Para at least din, may parating nila kay Bongbong na yung kanyang mga pinagsasasabi ay kasinungaling. Pero kababaan naman sa sindikat ng mga polis. Hindi kasi meron din mga pagkakataon na sinasaktan daw sila nung mga ralista, nung nagkakaroon ng gitgitan.
sinasaktan sila ng mga realista. So, sabi nga nila na parang unfair din naman daw yun. Eh, sabi namin, eh, kasalanan yan. Tsaka hindi naman lahat na nandiyan sa rally nung nakaraan. Eh, mga members, lahat, yung iba naman dyan, non-believers. Pero, nandiyan sila, galit sila sa inyo eh. Kayo gumawa niyan eh. Kayo ang nagbalita ng mga kapalpakan eh. Akin mo, ibalita ninyo na may human trafficking sa loob, di ba? May balita ninyo na parang may lente yung mga tao rito. Eh, sa totoo lang, kung gaano katarantado yung mga polis, ganun din katarantado yung mainstream media. Hoy, parang puro kamulay ko. Ngayon yun ah. Parang puro kalahi ko. Ngayon kayo ah. Ewan ko ah. Ang tibok ng puso. Oh, nakita yung heartbeat. Oh, tumataas, pababa, ang bilis. Dito lang yan, ipos din yung makikita yung pinaka-update. Dapat siguro si Corey ay pumunta sa heartbeat. Ano ang papasabugin daw? Papasabugin nga daw yung katedral. Papasabugin yung place of worship ng KOJC. Papasabugin daw dahil nga daw may heartbeat. Walang hiya, saan ka na makita ng heartbeat? Pero di pa ako nakapunta doon. Dami na po dito. May press call po. Ang bilis ng heartbeat, malaman daga yun. Umibilis po yung heartbeat po ngayon dahil tumataas po yung ating views. Ayan, maraming salamat sa 20,000 na nanonood. Pinapasok naman po sila. So siguro alam nila, nakikita naman nila kung may armas dito. At tanong nila lang, sa kanila. Para hindi lang sa amin ang inyong narinig na balita. Pagkabat, hihingan nyo kaming ebidensya, ay marami kami ipapakitang ebidensya. Pati yung ebidensya ng katangahan ni Tori, makikita nyo rin. Madami po. Yung ebidensya na si Pastor daw ay tumatagos sa dingding. Nakita daw si Pastor tumagos sa dingding. Mahusay. Ito na po ha. Antay-antay tayo sa press court. Ngayon nga, kasama ko ngayon si Coach Oli. Coach Oli. Kakakain lang namin ng almusal. Shout out sa mga basher na mga walang silbi sa buhay. Atayin natin ang maganap ng press con sa loob mismo ng OJC Mumbang. Hindi tayo ginigisa sa labas. Makikita nila mo. Dahil siyempre, iba yung mga sinasabi. Sabi nila, boss, papayag ba ang mga members na gano'n? Eh kahit naman hindi tayo pumayag eh, tarantado yung mga pulis eh. Eh gagawin naman nila lahat ng gusto nila. Kita mo naman, for 5 days already, nandito pa din sila. Pwede sila umaalis. Diba? Wala pa bang balita sa court regarding TRO? Hindi, ano ha? Kailangan na mag-file ng contempt of court. Contempt of court na yan dahil hindi sila sumunod doon sa utos ng court na temporary protection. Bawal silang magbarikada. Pero nakabarikada pa rin sila. Kung nasa ground ka bago ka magbabalita kasi pag hindi nakita ng talong mata, sumunod ka dyan. Ayun, binulungan siguro siya, oy, walang armas kami talaga. Kaya mag-alala, laging bago nila ba itong damit namin?
laging bagong labat ng damit namin kasi araw-araw pinapalaban namin ito. O, may tanong si Lance B. May media. Ang tanong, ibabalita kaya tama or chap-chap na naman? Para si BBM. Pwede po bang maki-explain bakit sobrang nag-a-attend ang kongresor papagsak si BBM? Pwede, pwede. Mamaya, tanong natin yan. Ah, eh well. Gusto talaga nilang pabagsak si BBM kasi nga, ano siya, threat siya for 2025 and 2028. Siyempre alam nila na pag umupo na naman ang Duterte sa Malacanang, may hinto na naman yung corruption nila, may hinto na naman yung drug dealings nila. So Duterte has always been a threat sa mga magnanakaw sa pamahalaan. First day pa lang. Actually, madaling araw po yung mga bandang alas 3 nata yun. Hindi nga, may buhok na nga ako eh. Hindi na ako makamagsashave na. Magsashave ako mamaya, maliligo ako. Pag-uusap pa lang ni bago sila pumasok, kita nyo na yung dalang armas nito. Oy, salamat sa mga OFW. Sa mga ikot-ikot siya dito. Maraming maraming salamat sa mga OFW. So, antayin lang natin na mabuo itong ating ating mga yung gate sa likod, pinagsabugan ng tear gas, maraming tear gas kasi wala namang tao gas mask yung kanyang mga polis. Matagal pa ang ano. Good morning Narcelina, Jim Sarmiento, good morning Virginia, Atenshima. Pero siyempre hindi ko pa yung boss ka kung mag-traffic, gusto nyo maliwala sa mga kahapon. Kaya nga eh, wala na lahat ng ginawa nila dito illegal. Alam mo, kulang na lang, sabi ko nga sa inyo, kung umatay kay Jose Rizal, si Pastor Kiko, may nakasalanan. Kaya nung 2028? Nakatapot na. Eh, paabutin natin. Paabutin natin yung 2020. Ibibintang kay Pastor Kiko Loy, pinatong dito sa Pinga. Sabi dito, don't call their bluff, they are already desperate, let them do a statement. Sa huwi nila kung gusto pa sa tagin, kasi kahit anong gawin namin, kahit nakakatapin. Nasa loob pa rin ang compound, yes, napakadami pa din nila. Pero ang ginawa nila, mga boss, ang ginawa nila doon sa atin. Ang ginawa nila doon sa ginawa nila sa baril nila kasi sinabi ni Bongbong wala silang baril nila. Pinagsama-sama nila yung baril nila sa isang lugar. So, para lang mamukhang makita na wala silang baril. Pero hindi na sila, hindi na sila makakalusap. Ang dami natin mga pictures na may baril eh. Pupuls lang talaga si Bongbong. Iba ang purpose dyan. Posibleng in preparation. Wala na talagang pag-asa ito si... Wala na talagang pag-asa ito si... Cordado Vertes. Si Tore. Pangalawa. O, si Tore ang pambagsang tanga ng PNP. Sana yung nangyari sa loob, ipalabas sa screen sa liwas ng Bonifacio. Opo, nanay, yan. Nilalabas nila actually sa liwas ng Bonifacio yung mga balita ng sinanay. Yung mga videos na masinisipa, yung mga videos na pinupukpok kahit baba, nilalabas nila doon. Kamusta mga taga Maynila? Balita ko, binahana naman daw kayo. Binahana naman daw kayo, waist deep. Kamusta naman ang 5,500 control projects ng gobyerno? Kamusta ang 1.4 billion na kinukurakot nila araw-araw? Ha? Shout out. Uy, sana all. Sana all, yeah. Maraming kasing cold bar siya sa ilalim ng katintra kaya atat sila sa buhay. Alam mo, walang cold bar dito. Walang cold bar dyan. May cold bar dyan. Takin na, bakit? Hindi mo pa i-ano, hindi mo pa tunawin. Gawin mong bubungan. May court order. Dapat umayas na sila dito. Mamaya, 4 p.m. sa liwasan. Yung umuulan yata dyan sa Maynila eh. Gagawin pa rin nila. Definitely may dapat pa-contact. Kasi nagpipumigil pa sila dito. Eh, actually, nakikigamit pa ng kuryente. Nakikigamit pa ng aircon. Hindi pa sila na iikos sa isang
Umuulan nga, ayun na nga, umuulan. So, dapat may gawin talaga tayo. Okay, salamat sa nagpakulay. God bless you, mabuhay ka. Kostana, nandiyan pa pala si Torres. Hindi ko alam kung nandito eh. Kasi dalawang araw ko lang dinakita rito eh. Walang pasok ang Metro Manila. Saan sambal is expected heavy rain. Sabi ko. Makulimlim. Naku dito, sobrang init. Sana nga mulo na sobrang lakas para itong mga pulis na ito magsalayas na eh. Pulis ka, water gun ang dala mo. Pagkakamang tanong ako. Pero mga tatanong ko. Hindi kayo magalit sa pulis pag tinanong. Brad, ano ba yung alam yung arpas? Hindi, pero sobra to ha. Kasi sabi ng presidente. Sobra yung balak na napasabugin niya ang katedral. Paano ako mapasabugin yung katedral? Ang dami mo masasaktan dahil community to eh. Pwede ba magpasabog ka sa isang community? And you need to secure a court order for you to do that. Kailangan mo mag-secure ng court order para ano, para payagan kang ano, payagan kang makapagpasabog or whatsoever. Pero dahil gago tong PNP, eh gagawin nila yung sa tingin nila tama kahit alam nila ang mga mali. So, you need to secure a court order in order for you to do such. Oh, pero tarantado talaga tong mga to. Dahil tumawag ka sila sa abogado ng KOJC at sinabi natin 2 hours. Kung wala daw mapapasukong kahit dalawa lang, kahit dalawa, masasabugin daw nila yung katedral. So parang hostage taking ang dating. Oo, parang hostage. Loko-loko talaga ang mga animal. Pagtawang kami dito, kahit sino mong kukuha ng video sa amin, walang copyright, walang copyright. Libre po kayo, walang share ng video, gamitin po ang video namin for free. Dapat bitayan si Torre. Grabe naman si Retro the Lover. Ano yung tanong mo? Ano tanong mo, Grace? Boss, Dada, ano kaya ang pakiramdam ng pamilya ni Torre? Well, I know an information pero hindi ko pa pwede sabihin sa inyo. Meron akong information about Torre and yung family niya and yung baka mag-anak niya na nagtuturo dyan sa Ateneo de Davao. But I will tell you the story kapag tapos na lahat to. Huwag natin i-pre-end. Asan si Senator Bato? Nasa Senado. Anong kailan ng timeline? Actually, siguro less than an hour na lang. Less than an hour na lang, papasabugin na daw nila. Kaya pinapasok na natin yung mainstream media for them to, ano, to ma-experience at ma-ano, ma- makita mismo itong gagawin ng polis, ginagawa ng polis dito sa Luis. Ginto naman, next na issue kay Pastor Kimuloy, may nakita silang ginto. Diba hindi, dati na issue yan, yung talano ko. Baka lalabas na naman yan. Pagpanalo kay Marcos eh, yung talano ko. Katulad na sinasabi ko sa inyo ha, ilang milyon na ginagastos nila dito sa sweldo pa lang ng polis, ilang shift ito ang at least dalawang shift yung ano dito, polis dito. So, 3,000 sila. Sabihin natin 3,000, 1,000 ang bawat isa. Sabihin na lang natin ha. So, magkano na yun? So, 3,000 times 1,000. Ano yan? 3 million. Tama ba? 3 million times 5 days. 15 million times 2. 30 million. So, yun pa lang yun. So, imbis na yung pera na yan, yung mga polis na yan, nagagamit natin para nabalo ng krimen sa labas. Eh, nandito sila para maghanap sa wala. Kasi naka-standby sila dyan, natutulog sila dyan. Naniniwala sila pag dito si Pastor. Hindi si Pastor na lalo kaya after this... Pwede ba rin yung itutok ang camera saan? And we know that camera... failure.
sa katedral para makita natin ang pag-uho naman. Tapa, i-video natin, huwag kayo magdalala. So, lahat ng ano, for 5 days already, nakikita nyo naman yung mga sitwasyon dito, hinahatid naman natin siya. At nandito dito ang Barateros for 2 weeks na. 13 days na kami nandirito. Tagal na namin inaantay itong mga pangyayari na ito. And hindi natin iiwan. Hindi natin iiwan ang KOGC hanggat merong pulis na nandirito. Mag-stay lang tayo rito until maging settled, makabalik na muli sa normal na pamumuhay yung mga workers at mga kingdom members dito sa bansang kanya. Nakakain na po ng durian, yes? Of course, durian is life. Kasi pagka dito, ayoko nang ipagpatuloy ng kapatid ko ang pagpupulis. E malay mo naman, matinong pulis siya. Oh, naman, alam naman natin galing kay Bongbong at saka kay Abalos yung lahat ng mga ano rito, kahayupan dito. Lahat ng iso na fake news. Lahat. Yung na-rescue nila, fake news. Interview natin nila. Nandyan noon, nandito ko yung mga polis. Mas madami pa sila ngayon. Mas madami pa sila ngayon. Again, itong nakikita natin, itong area lang na to. 30 hectares to. Marami pa sa may kingdom, marami pa doon sa may mga babang barangay. Nandun doon yung mga polis, naka-standby. Di ba, like, kapag ano, maghihiram ako ng sasakyan, tapos ikutin natin para makita nyo. Labas po news ng One Mindanao, hindi daw totoong pasasabugin. So next issue about this, Hinto. Tatalalugod. It's coming to town. Balik tayo sa Tatalalugod, tapos election tayo. Well, ako, naniniwala ko, hindi naman nila papasabugin yan. You need to secure a lot of permits for you to do that. Hindi naman porket police ka, pwede ka nang basta na magbandera ng mga pampasabog mo dyan. You need to secure permits, court orders, for you to be able to do that. Oh, kaya ako, nung narinig ko din yun kanina, hindi ako naniniwala, pero ano pa bang imposible sa mga hayop na to? Lahat naman ang illegal ginawa. Kita nyo yung ginawa sa katedral, winarak na nila, wasak-wasak na dun sa loob. Yung dito sa may basement dito, ginajackhammer nila. Winasak din eh, sacrate na nila itong Holy Land na to. Yes, sa Torre, lahat ng bawal yun, diba? Lalong matatagdag ang kaso ni Torre. Mukhang tanggap niya na eh. Mukhang tanggap niya na it's now or never siya. Sa mga last tora niya na ito. Lubog na ito si Torre. Sa dami ng kahayupan na ginawa ng mga polis niya dito, this will all fall under him. O chain of command. Yung mga ginawa ng mga pulisya dito, kasama siya doon. Kasama siya sa lahat na. Kaya sigurado ako lahat na nakulimbat ni Torre, mauubos din, kakadepensa niya sa kanyang mga kaso. At sigurado ako, imbis na mag-retire ka Torre ng matiwasay, magiging stressful yung remaining years ng buhay mong animal. Bakit po pasasabugin? Pinakita ko na nga kanina sa inyo yung video ng heartbeat. May heartbeat daw kasi doon na tumatakbo. Kaya alam nila may bunker daw sa ilalim. Kaya papasabugin nila para makita nila kung nandoon man sa ilalim yung mga akusado, mamatay. Ganon ang trip nila, mga sabog nga. O pare-parehas nung nag-hallucinate itong mga pulis at saka itong mga nasa Malacanang. Pare-parehas na silang mga may popak.
Kasabi ko kayo mahala ng gano'n. After 10 minutes, lumabas yung balita. Ha? Yung katedral, papasabukin daw. Yung damit namin, ulit-ulit na naman. Wala kasi hindi na kami nakabalik sa hotel. Anong gagawin kung wala talaga si ano? Si anong gagawin kung wala talaga si Pastor dyan? Eh, hindi ka, ano, nakakaya ang PNP. Ano pa nga ba? After a few hours, ayun na. Nagkatotoo na. Sumugod na sila. After nyo sumugod nila, hindi na kami umuwi kasi delegado. Lumabas kami, papapasutin. Sila na may-ari, may patagin pa. Naiwan ko na naman yung mic ko. Pero ako pa yung lahat. Hindi ko naiwan ko na naman kaka yung mic ko. Ito na lang na si Judy. Hindi, hindi ko miss it. Hindi, papa, ano? Binibigyan po namin ng mensahe, emergency po, message ko po si Jude, yung mga chicks ni Jude, paki-message si Jude. Sabihin nyo nga si Jude, kunin yung mic ko sa bag ko, yung ano ko, yung DJI ko, kunin sa ano ko ha. Boss Nata, pakita na yung mic dito ni Boss Nata. Yung sumagot sa Torre. Sabi ni Ator Victor yun. Maraming salamat. Sabi ni Christian Tan, bombay na yan. O malay mo, susunod yung mukha mo na yung bomba. O yung mga karma ninyo, ihandaan nyo na. O again, Inday ng Hong Kong, maraming salamat. Mabuti ka pa, nagmamahal ka kay Boss Nata. Oo, mabuti ka pa, mahal mo si Boss Nata. Yung iba dyan, hindi ako mahal. Katayin na yan, oh. Kakatayin na kayo, okay, magulala. Paano kung tinasabog nila at walang lumabas sa bunker? Ayun na nga, mapapahiya sila ng bonggang-bongga. Sasabihin na naman ni Avalos na wala silang kinalaman. Wala kaming kinalaman dyan, na that's purely police operation. Ulol, Avalos! Putangin na mo, sinungaling ka, Avalos. Style mo, bulok. Dahil nakikita niyo puro kapalpakan na yung ginagawa rito, kunyari hugas kamay ka na, na wala kayong kinalaman. Pero bigla namang sumagot yung amo mong, ano, yung amo mong sabog. Na, ewan ko kung saan ba nanonood ng TV yung loko-loko na yun. Para sabihin na wala daw baril dito sa loob at wala daw tear gas. Diyos ko po, bongbong, ako mismo pupunta ng ano, ng Malacanang para isampal sa mukha mo yung mga video footages na ayaw mo nang kagulungan. Mapapahiya kayo dito. Mapapahiya kayo dito. Wala yata ang TV sa Malacanang, wala. Puro sa ano lang doon, mikmik. Tsaka pulburon. Pero one side of me, sige, gusto ko. Boss, paano kasi kung plante na ng ano bangkay after ng pasabog? Makikita naman natin. Hindi, tsaka wala na sila. Kaninang madaling araw, nakuhanan sila ng video na nagpapasok sila ng limang tao na may dala-dala ng mga box-box. Yun yung mga pampasabog palagay ko. Pero, Miss Aysel Torre, pagpasabugin, pagkatayo ko. Sige, ituloy mo na. Ayan, so ito yung mga media people natin dito sa Davao. Kita nyo yan, yan yung mga media reporters natin na waiting na sila magsipag-live. Ayan. Mm-hmm. Ayan ang mga cameras nila. Lahat ito, puros mga media ito. Wala yan. Hindi yan. Iyapos pa sa bugi. Tanga lang talaga yung polis mang bluff. Magbabluff lang, di pa marunong. Papasabugin namin, di pasabugin nyo. Mm-hmm. Pero alam nyo, alam niyo mga boss, walang pakialam ito mga taga KOJC, kahit kunin pa ng gobyerno to, itong property na to. Wala silang pakialam, pinaghirapan nila to, pero wala silang pakialam kasi material na bagay lang daw to. Kahit na sila daw ay tanggalan mo ng mga ganitong bagay, okay lang sa kanila kasi ang palaki sa kanila ni Pastor is mga binhi.
sila ang mga binhi ni Pastor na anywhere mo sila itanim, tutubo sila. So kung sakaling itong property na to ay mawala sa kanila, eh definitely kahit bumalik sila sa bundok at doon tumira, tutubo at tutubo pa rin sila. Dahil sila ang mga mabubuting binhi ni Pastor Apollo Quiboloy. Hindi sila nangihinayang na yung 30 million nilang crane na dalawa ay kinuha, isang bumbero at saka mga sasakyan. O multi-million na yon. Siguro abot na ng mga 100 mahigit na million yon. Pero wala daw silang pakialam. Sabi ko nga sa inyo, nagtapon sila ng 1 billion para tulungan yung NTFL-CAC sa laban kasama ng bayan para maubos ang mga NPA sa Pilipinas. Wala silang pakialam sa pera, wala silang pakialam sa property. Basta ang sa kanila nation building, ang sa kanila maranasan ng mga tao sa labas, yung mga katiwasayan na naranasan nila dito sa loob. Ganyang katindi ang mga taga-KOJC. So kahit anong kunin mo sa kanila, itong lahat ng mga material na bagay na to, eh ano pa din yan. Tutubo pa rin daw sila. It will take time, it will take longer, pero okay lang, basta ang importante, tutubo pa rin daw sila. Yeah? Ganyan ang palaki ni Pastor sa mga miyembro. Sabi nga nila eh, kahit pasabugin nila yung katedral, okay lang. Pasabugin mo yung katedral, ayos lang. Kasi kaya naman daw nilang i-reconstruct ulit yan eh. Yeah? Hello, Joyce Life NL. Kasi may intel na papasukin na pulis ang... Hindi lang, lagyan natin ng power bank itong ano ko para at least ano... Pulis yung AOJC. Na-delay lang ng delay, na-delay. Lagyan natin ng power bank para hindi tayo maubusan ng battery. Tumama ba ang intel ng... Boss Dada, okay lang ba pasabugin ang mukha ni Tore? Sabog-sabog na yun, papasabugin mo pa. Hindi naman naabot sa pagpapasabog na yun kung from the start pa lang, nagpakita na siya. Eh, ba't ba nakikialam ka, Chera? Eh, di maghanap ka rin, merong ransom na 10 milyon eh. Maghanap ka, ba't ba nakikialam ka? Eh, karapatan niya kung ayaw niyang magpakita. Mas pakialamero ka pa. Pakialaman mo yung buhay mo at saka buhay ng pamilya mo. Hindi pinakikialam mo yung buhay ng iba. Oh, may mga nalalaman pa kayong hindi na lang siya lumabas. Eh di ikaw ilabas mo yung ano mo, utong mo. Di ba? Mas marunong ka pa. Hanggang oras din. Hello, Enimar Maghinay. Salamat po sa mga nagmamahal kay Boss Daga. Ay, salamat nga pala kaya na. Kay Ma'am Sheila Q. Buhay. Actually, kahit hindi nila pasabugin yung ano, kahit hindi nila pasabugin yung katedral, kalaban na nila ang Diyos. Ito naman kasi si Tor. Ngayon muna natin, i-cover muna natin yung press conference, ha? Mamaya tayo magpunta doon sa katedral. Hindi nila mapasabugin yan. Magtatanim sila dyan ng kung ano-ano. Basta i-message nyo siya, kasi naka-live par siya sa... SMNI. Basta i-message nyo para pagkatapos ng live niya, pupunta yan dito para madala yung mga dapat namin dali. Pakidala yung cord ko o yung charger ko ng iPhone. Sabi naman ito, kasama ba kayo sa katagapagmana ni Pastor? Bakit Tirador Channel? Inggit ka? Wala ka bang makain? Kaya puro pera na sa isip mo? Patay gutom ka ba, Tirador Channel? Siguro, tirador ka ng kaning totoo. Wala kang pakialam kahit ipamana sa akin ni Pastor lahat ng ari-arian niya. Hindi kita bibigyan ng balato, tanga. Boss Dada, be safe always. I have everyone. I hope everyone will be safe as well. Thank you, Noble Tulyao, sa iyong sa iyong pagmamahal kay Boss Dada. Sabi, bahala na kayo dyan sa KOJC, basta wag lang nilang galawin ang mga Duterte. Okay. Yan na nga eh, kaya nga ginagalaw ang KOJC kasi... Oh, Mang Tonyo! Hoy, Mang Tonyo, ano? Ano ka ba? Nakaano ka na ba? Nakainom ka naman ang gamot mo sa pagtatae?
yung pakialam mo kung may asthma ako, sigurado naman ako kahit na ilang kayo, kaya ko kayong pagbuhol-buhulin. Dating ng pulis dire-diretso, so ano pa yan? Possibly in position to take the detectives. Tingnan nyo ang kwento. Yung nasa likod ko, dyan po kami nag-iisip. Tingnan nyo po itong kwento. Muna, sinuspende yung mga maraming trusted na pulis dito sa Davao. Tapos yung iba, direct okay, saan lagay. So yung mga loyal na pulis, yung talaga pulis Davao, pinalitan ng pulis Torre. So waiting tayo kasi paparating na si Attorney Torreon, isa siya sa mga magsasalita rin. Parating na si Attorney Torreon kaya kapit lang. Yes, thank you Elizabeth Ramon, nag-iingat naman tayo rito. Imidya, pinapasok na nga SMNI. Eh, sana nang patas. Iba ba? Almas. Baka mga sa dinayin ng Almas. Pero marami naman tayo dito. Gusto mo kahit kayo, puna namin may Almas. So waiting lang tayo, waiting. Nandito din si Brothers Travelers, nandito din si Masikero sa Bukit. And kasama natin ang mga local. Ano? Ay, thank you very much, Tampern Lola. God bless. Nakapakita natin, everyday naman tayo nagpapakita ng update dito. Kaya ano lang kayo, kalma lang kayo. Sa Master Judea, nasa ano pa, SM na iba eh. Nako, hindi pa kayo malaya dyan. Hindi po kami malaya dito kasi puro pulis. Oo, saywar lang yan. Nawala yung mga moderator. Hindi ko alam. Anarot, tinanggalan mo na ba ng ano, lahat yan? Ayusin mo nga, ay ibalik mo anarot yung mga moderator nung iba. Kasi ang daming troll para makapag-block. Alam mo, again, nilinis muna ni Anharot yung ano. Nilinis muna ni Anharot yung mga... Ay, thank you very much, ha. Thank you kay Esmeralda Basay, kay John Tarnante, Alan Villahin, maraming salamat. God bless you. Hindi, ano lang natin, nilinis lang natin kasi madaming ano eh, madami tayong mga ninja eh, na binablock yung mga... binablock yung mga hindi naman ano, troll. Kaya ayusin natin ulit, ibabalik din natin yan, ha? O, kalma lang kayo, ibabalik din natin yan. O, si Anharot ang ano niyan, si Anharot ang may ano niyan, may control dyan dahil si Anharot ang bossing natin. Nilinis ko muna, yan. Nilinis muna ni Anharot para maayos yung mga... maayos yung ating mga moderators. Ibabalik din niya yan sa isa, kaya relax lang. Kalma lang, kalma, ha? Nakatakip ang mga, hindi nagpakilala. Ay, konting pulis yung mga yun. Hindi pa niya mahanap si Pastor. Hindi na mahanap niya, wala naman dito eh. Oh, mahirap maghanap ng wala. Ganun ba kadali pa sa booking? Coach Orly? Kasi sampahan po yan. Eh, yun nga eh. Yun, the best yan, after na masampahan ng kaso, may hold departure agad. Baya mo pumalis para mawala na dito mga satanas. Hello, Abby Anna, how are you? Oh, kita mo, na-block si Abby Anna. Langhiya talaga, oh. Mabuti na lang, ginawa mo yan, Anharot. Tamo si Abby Anna dito makapagpakulay dahil na-block. Walang
Mamaya kayo, ang bait-bait ni Anbi. Si Abi Ana na nga lang nagpapakulay. Tinanggalan nyo pa. Ay, grabe naman yung inang morning. Yung inang morning, Joe, nanay lang. Nasaan po ang mga kamag-anak ni Pastor? Di ata na ikipaglaban. Pakialam mo, Tirador Channel, putangin na mo, umalis ka na nga dito. Ang dami mong ano, ang dami mong hinahanap. Tangina mo ka. Lumayas ka na dito. Bawal lang toxic dito. Masyado na kami maraming problema dito. Tanginan po, hanapin mo yung nanay mo kung nasaan. Hindi ko sino-sino hinahanap mong gago ka. Sino pa ba? Bilis, mag-troll kayo dyan habang wala akong ginagawa. Ipagbabablock ko kayo, mga hayop kayo. Ano yan, boss? Nag-message ako pang thumbnail. Okay lang, sige lang, basahin ko na lang yan pagkatapos. Ipalitan ko na lang itong thumbnail nito pag natapos na. Kasi naka-cellphone boss, lang ako eh. Nahuli na ba si Pastor? Nahuli na sa puso namin. Oh, hello. So, pwedeng request pa kay sapak na mo? Huwag naman. Pag sinapak mo, hindi nakulong ka. Di ba? Mga polis dyan. Pakaya na nga mag-meet siya. Ano yan? Sabi niya? Kay Brothers Travelers ako. Na nga ang bumabanat sa mga trolls ako pang na-block. Ano ba yan? Sabi dito, wala nang respeto presidente. Ba't binlock ka? Kasi dapat yung presidente nagpupunta sa ground. Baka magtanim sila ng pasabog. Hindi malabong mangyari yun. Issue malaki ganito. At pag nagtanim sila dyan, walang maniniwala. Ang dami nating video eh. Napakarami nating video. Napakaraming video natin dito. Pumupunta sa ground, hindi ka makikipalita. Ay, naguluhan ang atong presidente mo. Sila karmas doon. Hindi ko alam kung saan nanunood ko si Marcos. Naniwala naman. Ang Pangulo, wala na sa wish. Ano solusyon? Totoo naman, wala na talaga sa wish ang Pangulo. Boss D, former worker ako at caretaker ng cathedral for almost 5 years. Kung pasabugin nila, malaki ang kahihiyan nila dahil walang bunker sa cathedral. O, see? O, this is coming from a former administrator of the ano, yung ano na yan, yung sabi, di ba may copy ang LGU na lahat ng media? Cathedral. Yun nga, hindi nila, ano, kasi, ito ah, bumibili ng oras. Diba? Bakit po nga, naman ba't kasi hinahanap yung mga kamag-anak ni Pastor? Nandito na kami. Ang dami-dami yung pang hinahanap. So to justify their statement, excited na ako panood sa hearing. Sino ba ito? Sa cathedral at kailangan nila pasabugin. Pagpasabog niyan, kunwari, may nakita nito. Stubborn Lola, thank you very much, Stubborn Lola. God bless you. Mabuti ka pa, mahal mo si Boss Dada. What the police are doing aligns with the fundamental rights. True. Ah, kaya din ako di pumunta si Marcos. Walang concert sa kay OJC. Uy, maraming concert dito sa kay OJC. Ayaw. Every 3 hours. Ayan. Pero may praise and worship. Dito muna tayo. Hinano ko lang, sinacharge ko lang. Pero baka hindi nila tayo. Baka hindi nila tayo. Hello, Kish. Confused. How are you? Coach, may rally po yung po na ipagkalat na hinihi ka ako. Alam kung may rally po sa Hong Kong. Boss, kapag pinasabog mo na dyan, dyan ba kayo palalabas? Hindi, pwede naman na kami lumabas siya pumasok. Kasi simula na lumabas yung temporary protection order. Nagluwag na sila, nakakalabas-pasok na. Kaya nga, baka mamaya, baka uwi na kami sa hotel namin para makapagpahinga. Sa akin lang, nag-awin sila, di gawin nila. Kaon na ka, boss, data. Kumain na po ako ng almusal, daing. Ay, yung ano, alam mo yung tuyong sapsap? Sarap yung tuyong sapsap. Wala pa namang final diagnosis. Oo nga, wala pa final diagnosis. Sinabi mo na mahika ako. Baka sabihin nila, kaya na nila akong bugbugin. Oh, matandyan ako. Kaya na madaling araw yan? Ang madaling araw pa kayo? Mm-hmm.
Kaya sinasabi nila wala daw pa rin. Hindi nyo mabuli sa Toyota. Diba oo, mukha ni ano. Si Coach Oli kasi tulog niyan eh. Hindi barrel yung water gun. Ah, water gun. Wala mo lang. Mga laruan lang yung mga yan. Water gun. Kaya tama si Marcos. Na magsasalita, mali kasi ang report eh. Oo, di ba? Oo, kanina yon alas 2 ng madaling araw yon hanggang alas 5. Tatlong oras akong nasa SM na tapos sa tulog ako, nagising ako alas 11 na. Water gun na ang fake news kayo. Anong origin mo? Para kang ano, Samoan. Ano ko, Italiano ako. Italiano ko. Itang Ilocano. Umayat na ako talaga. Tsaka tamo may bigo, mayroon na akong bigo. Ivan, salamat. Keep safe ko na tayo. Buti talaga, buti na lang. May Ivan. Kung walang Ivan, parang brown out na dito sa channel natin. Yung magpasabog sa KOGC, mga polis, ito. Ni Tore. Oo, abnormal na yan si Tore. Talaga nagbago Pilipinas, no? Grabe, naayos na ito ni PRR. Ano yan? Kakain ba kayo ng lechon? Boss Dada? Eh, kung magpapadala ka na, na JP. Kakain kami talaga. Eh, matagal na kaming din nakakain. Nakakain lang kami simula na lumabas yung temporary protection order. Pero mga nakaraan, hindi kami nakakain, kaya nangayayat kami. Kung magpapalitsyon ka na, na JP, kakain kami ni Coach Oli. Coach Oli, kakain ka daw ba lechon? Oo, kung meron, no? Oo, eh, kakain kami ni Coach Oli na lechon kung meron, hindi yung puro kayo alok. Maganda yung basta totoo. Puro kayo alok eh. Maganda yung lechon basta totoo. Oo, pero kung puro alok lang, kung makakakain ka lechon, gusto mo lechon. Puro salitang Tori yan. Sos, puro kayo kwento. Uy, baka salitang Tori yan ha. Magugunaw na mundo, puro pa kayo istoryahe. Sabi ni Edita, mas trapo kayo. Sino trapo? Ay ano, Lane Lily, thank you very much. Palalamog ko na lang yung lechon. Nako! Anong tangin na istoryahe? Puro kayo, istorya. Hindi halata na ang tangil, yung pumayat na ako. Laki na ng pinayat ko, hindi na ako nakakabuhat. Dati nakakabuhat pa ako dyan sa isa ko, Teddy. Gusto talaga ako dyan sa heartbeat na yan. Pantakin mo ngayon, wala na. Narinig ko ba yung heartbeat? Heartbeat Mega Disco. Umayat na ako. Parang masarap yung kensi ni Boss Dada. Oo, oh, gusto ko mamanhit na lalamunan mo. Ito nakakamanhit yung lalamunan. Oo, oh, nangayat na ako. Nawala na yung ano ko, nawala na yung muscle ko. Naging ano na, naging pakbet na. Thank you. Gusto kong tanongin kayo kung ano. O ano na, nawala na yung kapalitsyon. O kay istorya eh. Gusto yun, sisero mo ng pakalo. Ang sana si ano? Nako po, si Ma'am Kish ang magpapalitsyon pagka ganyan. Ayaw pa naman yan ni Ma'am Kish, pinapaasa. Napaasa yung si Boss Dada, puro kayo salita, akong bahala. Ride with you soon, pasyal tayo. Sige, message lang. Miss na namin magmotor. Miss na miss ko na magmotor. O miss na miss ko na mag-drive. Miss na miss ko nang mag adventure bike. Ay nako. Sigurado ako pag-uwi ko magmumotor ako balikan sa Baguio. Hindi kasi isang tao especially talaga. Kabisdak weightlifting hindi nag freestyle wrestling. Ako. Freestyle wrestling and submission grappling. Yan ang ano eh. Yan, kanya na wire ng Diyos ang lahat. Masipag kami. Pag alam namin, yung ay may dignidad. Totoo ba yung pasasabugin? Yun ang report na nakarating sa atin. Tumawag nga kasi sila sa abogado ni attorney ni ng KOJC at yun ang sinabi. Dahil nga daw may heartbeat at kung hindi daw makakapagpasuko at least Elimar Maghinay, salamat. Kapag hindi ka daw nakapagpasuko at least dalawang akusado, pasasabugin daw nila yung katedral. Ngayon tinatawagan ni Tore si Torion. Ay mali. Tinatawagan ni Torion si Tore, hindi daw sumasagot. Pero malapit na mag-lapse yung 2 hours eh. So, pero malamang sa malamang.
malamang sa malamang hindi matuloy yan. Pero nakarating kasi sa atin yung information. Nakarating sa abogado yung information. Naturally, babalita natin, di ba? Ayun talaga. Oh. Naalam naman nilang wala dito. Kung walang makita, sino ang magpapagawa? Yun ang tanong. Yun ang tanong. Pero sabi ko nga sa inyo, kahit pasabugin nila yan, at tinanong ko nga yung mga taga, mga administrators dito, paano kung pasabugin? Di pasabugin nila, gagawin na lang namin ulit, di ba? Kasi masaya kami ginagawa yun, dahil alam ko naman, ito yung pagkipaglapak para sa bayan. Grabe ang pananakot ng pasabugin ng pasabugin. Pero wala na yan si Tori, laglag na balikan niyan. Suicide attempt na to. Suicidal na yung tao sa kanyang karyo. Kasi alam niya na dito na mamamatay ang karyo niya, kaya lahat na sinusulit niya na. Oh, kasi alam niya na ito na ang huli. Sigurado ako na maaga siyang isasakripisyo. Gagawing sacrificial lamb ng administration. Banateros, putragis. Oo. Ano yan? Ano yan siya? Talagang pahiyang-pahiya siya, putragis. Yun lang ang binibigay nila ng details. Sabi ko, it's only tanong ng court, hindi ba mapalayas dyan sa kanila? May approval. Sobrang na ginagawa nila to. Ano na nga eh. May court order na dapat silang lumayas dito. So, maigil rin ako, maigil ako. Mention ni Tori, mayroon siyang narinig na bagong heartbeat. So, kung therefore, kung may narinig sila bagong heartbeat, dapat sila mag-stay. Hindi po yan totoo. Pero oh, na-miss ko nga yung lechon. Alam mo ba nung nakaraan, nung kasalukuyan na yung, di ba? Ilang araw na kami nagbabantay gabi-gabi, tapos hindi natutuloy. Ano nyo ba hindi kami makakain? Isang kanin hindi ko maubos. Tagal naman yung ano yan. Oo, isang kanin hindi ko maubos. Pero ngayon, ano? Heartbeat na yan. Ngayon, kagabi, nakakain na ako ng madami. Nakatulog na rin ako ng mahimpi. Bakit ko hindi nila nirespeto yung court order at umalis sila? Ayun na nga, eh, kasi nga, mga ano na talaga to, mga demonyo na itong mga polis na to. Wala na silang sinusunod na batas. Ang batas sa kanila, kung ano yung sinabi ni Bongbong, yun ang batas. Dahil ito si Bongbong Marcos, si Avalos, ito si Revolla, pare-parehas na mga ano yan. Pare-parehas na mga demonyo mga yan. Wala na silang, wala na respeto sa rule of law. Di ba, meron ka ng temporary ano, meron ka ng temporary protection order. Hindi ka pa magsilayas. Pasabugin nila, it's up to them. It's them. Great, o pamparo. We are just here to report to the world. Sabi ni Juan de Penso, mag-foodlog ka, mas akma sa'yo. Anong pake mo? Boyfriend pa kita? Bakit nakikialam ka sa buhay ko? Oo, ganito bagong Pilipinas, huwag na rin. Bagong mukha. Kung mukha lang ni Tori, huwag na rin. It's consolation, maraming salamat. Ano ba? Nandiyan na ba? Ayun! Ayun na. Ano, wala pa. Yan na. Okay. Yan na si ate. Okay, yun na po. Nakalayo pa si John. Ha? Ayun, doon pa. Bagong mukha, bakit niwe? Yun nga ang bagong mukha. Diyan na ba yung lechon? Wala, puro talk shit naman yung mga yan. Wala naman papalechon dyan. Ay, may masarap na lechon dito eh. Oo, kasi sabi sa akin niyan eh, sabi sa akin ni Basti, yung lechon daw na pinapakain nila sa barangay, ano ba yun? Barangay Day ba yan? Binibigyan nila ng mga lechon eh. Oo, magpalechon ka naman, Mayor Basti. Baka naman, at saka yung ibibigay mo sa akin mga sapatos, sa sana yung mga picture. Napaka ano mo naman, napaka ilam mo naman, sir. Naka-impake na ako eh. Kaya, eto, live na po. Ako na magbablock dito, ha? Kasi total din naman, ayaw nyo naman magblock. Ako na magbablock, ha? Basta, pag-vacay ko dyan, lechon. Ay, naku, Diyos ko, obvious na ano ko na yan. Narinig ko na yan.
Saka na lang, pag nandito ka na, ayoko nang pinapangakuan ako. Masyado akong umaasa. Baka gusto lang nila sirahin ang DOJ's strategy para... Masyado akong umaasa. Wala nga dito si Pastor kahit anong gawin. Huwag mo munang block dagdag income natin. Hindi na, pati ikaw, ibablock ko, pakilamero ka din, ha, Jared Calzado. 12:30, sabi ni Julie. Hindi, matutumpasan ang ginagawa nyo. Salamat. Ako, thank you, John Lopez. Nakalive si Master Judea. Habang nakalive si Master Judea, katapat niya ako. Wala bang court contempt ni Tore? Meron yan. Meron yan, contempt of court, kasi hindi sila sumunod dun sa utos ng korte. So, mako-contempt of court niyang si ano, Diwata. Pero si Master Judea na iman. Pero ano, maawa kayo kay Diwata, parang baliw na eh. Boss Daddy, ipapasyal ka na sa bangkeruhan na ako. Style mo bulong, alam ko na yan. Ayoko ka nang pinapaasa ko. Message na lang kayo, Boss Dada, sunduin kita din sa hotel. Punta tayong bangkeruhan. Ganoon. Magkuros kayo, pangako. Para kayong mga, ano, mga manliligaw. O ako, sana makasama ako sa inyo pag nag-ride. Sige, DWHA vlog. Message lang, pag-uwi namin ni Coach Holly, tatlong araw kami diretso mag-motor, no? Oo. 3 days tayo diretso, walang uwian, no? Walang uwian diretso, motor lang motor, no? Pagdabag. Wala muna yung seminar. Pahinga kami. O si ano, si Banat, tsaka si Jade, tsaka si Mocha mag-seminar. Oo, sila. Oo. O ano? I see! Ba, sila de, muna, tapos pahinga muna tayo. Congratulations. Siguro, pahinga tayo. Magmumutong daw. Uy, ang ganda nung ano, Banateros jersey namin. Ang ganda nun, no? Kantayin ninyo, meron kami Banateros Riders, ano, Banateros jersey. Yeah, miss ko na yung motor ko. Miss na ni Coach Oli yung ano niya, yung FJ Cruiser niya. Na-miss ko na yung Raptor ko. Tsaka yung mga motor ko, hindi ko na nahuhugasan. Dalawang linggo na kami nandirito. Oo, dalawang linggo na tayo nandirito. Di ba, oh, pag uwi... Isa na sa namimiss ko, Boss Data? Shower? Oo, no, tsaka bidet. Oo, ipulintik yung mga pulis, pati yung tubig namin, pinutol. Tangin ang mga pulis na ito, pinutol yung tubig namin, mga animal talaga eh. Oo, ang sakit na ng puwet ko, kaka-tissue. Kasi Boss Data, nagtitipid sa tubig. Eh, ako pa naman, yung lakas ko pa naman sa sabon. Ang laki nito eh. Oh, kaya tubig. Uwi na kami ng hotel mamaya, tas magbabathtub ako. Pinutol tubig namin. Pero may nag-aabot naman, kaya lang kasi siyempre nakakaya. Diba titipirin? May nag-iigib ng tubig. Eh, si Coach Oli pa naman pag naligo, dalawang drum yung ano, naubos. Walang iya. Na-miss ko yung shower. Grabe, na-miss ko yung ano, tsaka na-miss ko. Sila doon naka-aircon. Oh, kaya walang tubig. Wala kaming tubig, yung mga pulis dito. Yung mga pulis dito, yung mga classroom, binuksan pa yung aircon, doon natutulog. Ang kakapal ng mukha. Ayun na yan. Tapos, pagbabayarin pa nila ng kuryente yung KOJC, naka-freeze na nga yung assets. Ayop talaga itong mga pulis na ito, mga Santanas eh. Mga kampon eh. Di ba? Yung unang dating namin dito, sarap yun. Tubing, may hearing sa ang Quadcom computer na walang silbi yung ano na yan, Quadcom committee na yan, puro abnormal yung mga congressman diyan. Nito yung ginawa ni Inday Sara sa kanila kahapon, mag-isa si Inday, pinagsasampal sila lahat. Panis. Hindi ka sa hotel uuwi doon sa underground umuwi na hotel doon. Pwede rin naman, yung sa utak mo, ano, utak mo, utak sa bawah. Sila hindi. Nung bumating sila dito at inalap, pati pagkain, hindi nila papasukin. Pati ambulance ng KODC. Dalawang araw yun. Tapos, walang nakakapasok na ano. Ang ulam namin ni Coach Oli, scrambled egg. Ang pera, shout out ko sa'yo, thank you po. Magiging girlfriend. Hindi uso dito yun. Mano kami, ayaw namin ng ano, ayaw namin maipag-jowaan. Gusto namin magtrabaho lang. Alam mo, binantayan kasi nila yung tangke. Take over na yung tangke. Kinoconsider ko bumili ng condo dito eh. Sa... Meron akong parang gustong tingnan na condo dyan na 2-bedroom dito. Para mura, 4 million lang. Tinalo pa nila. Kaya tingnan natin. Tinalo pa ang gera.
Kasi 4M kasi lang yun, sa Maynila, magkano na yung condo? 10 million na yun, 2 bedroom. Dito yung basic needs kinakaroon. Buti nga ngayon. Eh, maganda naman dito sa Davao eh. So, kinoconsider ko na kung mag-invest ako ng another property, baka dito. Para at least, kung nagpupunta tayo dito, meron na tayong tinitirahan. Ang galing ni Inday Sara kahapon, no? Kinawawa si ano? Ano, ginawawa si doktora ano. Bawal kayong lumabas, bawal kang pumasok. Si PhD, yung pangalan nun, yung taga Marikina, si Kimbo. Apakatanga ng babae na yun, no? Ginawa siya ng tanga ni, ano, ni Inday Sara. Akala nila, hindi nila alam, abogado yung Mary Grace Ramos, salamat, at kaayo. Kahit papano, pinapapasok na yung pagkain. Coach Oli, single ka ba? With tricycle na siya. Hindi siya single. Oo, single niya si Coach Oli. Bakit iligawan nyo? Pero sana, mahal ang talent pin yan. Sabi niligawan, sabi ko, mahal ang talent pin yan. Talaga eh. Sabi ni, ano, dyan mo i-invest yung binayad sa'yo, eh, wala kang, huwag ka masyadong inggit. Panawagan sa mga pulis. Huwag ka masyadong inggit. Kung patay gutom ka, huwag mong isisi sa amin na mahirap ka. Kung hampas lupa ka, hindi na namin kasalanan yun. Di ba? Isisi mo kay Bongbong yan kung mahirap ka at wala ka makakain. Kung pinangakuan ka eh. Stick to the plan. Di daw niya sinabi stick to the plan. Pero huling-huli, stick to the plan. Boss Dada, marry me. Huwag ganun, please. Masama yun. Bawal ang malandi rito sa channel ko, ha? Binablock yung mga malalandi dito. Huwag nyo na kami landiin. At hindi nyo kami makukuha sa ganyan. Maraming salamat. At saka alam nyo nung lumabas yung court order, ang sasayang nga rin ng mga pulis eh. Kala nila baka uwi sila, fake news pa lang. Nakita nyo yung umakyat sa bubong na nalaglag, di pa namatay, no? Nagsasayaw na kami ng mga pulis eh. Sana namatay, no? Pero yung mga pulis... Makabawi-bawi man lang tayo sa mga pinatay nila dito sa loob. Oo, kami nahapira ng mga pulis. Hindi naganap kasi ni Boss Naglakad lang palayo yung pulis, kala mo walang nangyari, no? Nakakasayaw na nang... Maganda nung nalaglag sana, tumusok yung pako sa ulo, no? Para, no? Nakakasayaw na para at least man lang makabawi-bawi tayo. Siyempre, kahit ako yung pulis, gusto ko na umuwi sa pamilya. Karma yun, nalaglag sa bubong. Mga bobo eh. Akyat ng akyat, hindi naman marunong. Hindi nila kaya si ano? Hindi nila kaya si designated survivor sa Congress. Puta, mag-isa siya. Si Mix ano nga eh, si Mix Nograles nga eh. Napango eh. Napango si Mix Nograles eh. Nung ano eh, nung nakita na nakikipaglaban si Inday Sara eh. Boss Dada, lumiit ka konti. Mabuti naman yun, lumiit tayo konti. Pagbalik ko ng Maynila, magbabakbak kami ulit ni Coach Oli ng workout. Grabe yung candy ni Boss Dada. Ito siguro pakiramdam ng pagkakas. Gusto rin naman ako. Dari ko mga member ng T.O. ng kami ni Crisip Books. Wala nang awa, Crisip Books. Kami pa sa bugi ng mukha ni Tori Pabira. Sabog na nga. Sasabog. Mabuti hindi namatay, no? Baka ipagbintang ang pa kay OJC. Kasalanan ng OJC, nalaglag siya sa hadan. Tanga siya. Akit siya ng akyat doon. Hanapin nila si Pastor sa bubong. May drone na nga sila. Tangina mga bobo talaga. May helicopter pa nga. May helicopter na may drone pa. Akit pa sa bubong. Kundi ba mga gunggong talaga itong mga polis na ito. Boss Dada, ikis mo si Coach Oli. May yes po, may media rito. Marami po, marami po sila. Oh, good afternoon. Kompleto po, kompleto, marami po dito. So, ready na for the press call. Dapat ulit, ulit mahulog sa aldo. Sana doon sila umakyat sa Kingdom para paglaglag sila, patay sila kagad. Marpans, marami salamat. Buti na lang, nandiyan si Marpans. Oh, ang dilim-dilim dito sa chat box ko. Wala sila dyan sa after nilang pasabugin. Wala oh, nawala na yung mga nagano, mga taga-Meralco kahapon ang liwaliwanag. Isa laban sa 10 pulis. Grabe naman. Lizelle Mabi, salamat sa iyo. Thank God, relax kayo, Boss Dada. Nakatulog na rin ako ng diretso. Oh, hindi pa rin tayo nakaka-relax totally kasi ang pinaka nakuha lang natin doon sa temporary protection order, nakakapasok labas na tayo eh. Yun lang, pero yung mga pulis, dito pa din, ano pa din, naka-stampay pa rin sila dyan. At saka yan nga, nakabarikada pa rin sila doon sa katedral nila.